nabanggit po ninyo sa inyong testimonya doon sa sworn affidavit po ninyo na kinausap po kayo para magbenta. Bakit nyo kailangang sumunod kay Mr. Jaybee Sebastian? Gaya ng sinabi ko po, nung panahon na yon si Jaybee Sebastian, sobrang lakas sa hindi lang sa direktor kundi sa secretary ng DOG. So lahat ng tao doon, napatunayan nyo na talagang malakas siya dahil tuwing sinasabi niya na pupunta si Secretary De Lima sa Bilibid, nandyan agad yun. Kaya kami, naniniwala rin kami na sa kalakasan niya na yun, hindi ito basta-basta. Kung kailan niya kami pwedeng ipatapon, na yun naman ang kinatatakutan namin na matapon dahil marami kaming maiiwanan sa Bilibid, natatakot kami doon sa pagpatapon na yun. Hindi lang sa pagpatapon, si Jaybee, biripikadong may pinatay na yan sa Bilibid. Minartilyo lang ang ulo ng isang inmate doon, patay. Okay. Kung ikaw magkuhan ka sa kanya, gusto mo bang mamartilyo ka? Masakit yun. Kung gusto mong hindi ka mamartilyo, sumunod ka na lang para wala nang gulong mangyari. Ang nangyari kasi doon, pakisamahan na lang. Okay. So maraming salamat po doon sa sagot po ninyo. So ibig sabihin, natatakot din kayo sa buhay po ninyo noon. Natatakot po. At ang isang pruweba dyan, nung medyo tumabang na yung samahan namin ni Jaybee nung bandang October to November, naisama na niya ako sa Bilibid 19. Yun din ang kinasama ko ng loob kay Secretary De Lima dahil hindi siya nag-imbestigang mabuti sa pangyayari na yun. Marami namang nasama sa Bilibid 19 na wala talagang kinalaman sa droga. At kung basihan ko ang sarili ko, ako ay naging utusan lang ni Jaybee maghanap ng tao. Wala naman akong personal na mag-handling ng droga. Ako, naghanap lang po ako ng tao na pwede kong rito sa kanya para makapaglaro ng droga doon sa labas. Hindi po ako yung direktang naglalaro ng droga. Bakit nasama ko siya? Hindi. Yun ang malaking katanungan doon, kung bakit sinama ko si Jaybee nandun na mayagpag ng Juan Husto, sinisentralize pa ang droga nung mawala kami. Ang isang dahilan doon, sa pagkakalam ko nung pinipilit niya ako na nandyan sa affidavit ko, yung 200 grams na hindi ko tinanggap, tinanggihan ko siya dahil hindi ko kayang magbinta sa loob. Dahil ang dami kong taong pinaparusahan doon, pinapalo ko mga paa nila pag nahuhuli ko gumagamit ng droga sa loob. Tapos ngayon, magbibinta ako ng droga. Anong sasabihin ng mga taong pinapalo ko, mga taong nasasaktan ko dahil sa pagdisiplina ko? Kaya hindi niya ako napilit na magbinta noon. So naisama na ako sa Bilibid 19, sinumbong na ako kay De Lima. Marami pang kuhan, marami pang maliban sa akin. Marami pang mga tao doon na hindi totoong, halimbawa na lang sa mga Chinese, hindi lahat ng Chinese doon involved sa droga. May mga kasong droga pero hindi involved sa droga sa Bilibid. Maraming naiiwan na malalaking drug lord na Chinese. Pero hindi sinama dahil yun ang pagkakapirahan ni Jaybee. Yun ang totoong nangyayari sa Bilibid. Ang batas ni Jaybee ang nasusunod doon sa pamagitan ni Secretary De Lima. Salamat po.